Welcome back ulit sa ating panibagong adventure. At ngayong episode ay sasama muna akong dumayo sa parola, sakay nitong bangkang dimotor. At mag-aalas 6 na nga pala ngayon ng gabi. Hindi lang ako, may mga kasama tayo dito. Nandyan si Imat, pati meron din tayong kasama dun sa likod. Bali may hila-hila kami yung isang bangka, yun yung gagamitin ng isa naming kasamahan. At si Jipre, bali 4 kaming sasakay dito sa bangka. At hindi ko na nga pala na-videohan yung pag-alis namin kanina dun sa amin. Dahil yung camera ko na ilagay ko sa box ng lagayan ko ng huli. Nahirapan akong tukutin kaya ngayon ko lang siya nakuha kung kailan nakarating na kami dito sa pamamanaan namin. Bale, nakapag-asikaso na nga pala ako ng gamit. Nakapagsuot na ako ng pansisid. Tsaka nasuot na rin ako dyan ng diving mask. Bale, tatalo na tayo ngayon. Wish ko lang na sana walang nag-aabang na pating dito sa atin sa baba dahil ang lalim ng napagpondohan namin ng bangka. Nasa halos 3 di pa. At ito ang unang buenas mano natin. Ngayon, isang singsingan o suhagan. Masarap to pang ihaw. Ito yung kauna-unahan nating huli ngayong episode. At ito naman ang ating pangalawang isda. Isang lugso. Ayan, nasa ilalim ng bato. Nandiyan nga pala ako sa may bandang alunan dahil nag-ice pa ako ng salamin ko. Medyo nag-moist. Kaya napapunta ko dyan sa bababo at saktong nakakita tayo ng isang lugso. Ayan. Ayan yung original na lugso sa pagkakaalam ko. Masarap pang ulam yan. Pwede rin pag prito kahit pang sigang. Pwede yan. At ito naman ang sunod nating mapapana. Isang pusit. Medyo may dalawang guhit na siguro yan. Masarap din yan. Pang ulam. The best yan para sa akin. Ewan ko lang sa inyo kung masarap din yan ha. Sa mga may hilig sa seafood, sa teto. Nakakita na kaagad tayo ng cuttlefish o panos kung tawagin dito sa amin. May 1 kilo lang po yan mahigit. Bale, nahuli ko nga pala sa dyan sa may 3 dipa mahigit. Halos 4 na dipa na. Bale, hindi nga lang pala ako ang nakahuli ng ganito. Yung isa naming kasamahan, may 3 na kaagad na nahuli. Dalawang maliit at 1 kilo mahigit. Maswerte siya. Pero kahit pa paano eh, nakahuli naman tayo. Kahit hindi nga lang kalaki yan, pero goods na yan. Okay. At ito naman yung susunod natin, puyog. Ayan, medyo may 1 guhit na yung mahigit. Medyo malapad-lapad na yan. Dito ko lang nahuli sa may 2 dipa. At meron pang kasamahan yan. Ito, nasa batuhan. Malapad-lapad na rin ito. Masarap din ito pang prito, kahit pang sigang pwede yan. Eto pa, meron pa tayong mapapana dito, isang lapu-lapu. Baraka, kung tawagin dito din sa amin, sa lugar namin. Ito yung mura lang ang kilo nito. Mas mahal yung isang uri ng lapu-lapu, yung luba. At ito, meron pa tayong napanang salimuot. Isa rin itong uri ng kuyog. At ito pa, hindi ko alam kung anong tawag dito. Kaya nang bahalang magbigay ng pangalan dyan. Dahil hindi ko talaga alam kung anong tawag nila dyan. Namin, hindi ko rin alam. Basta, bahala na. At ito, meron pa tayong mapapana. Kaya lang, hindi natin tinamaan. Tutukan na. Sumablay pa. Kaya magre-reload lang tayo. Babalikan natin yan. Buti mababaw lang. Halos wala pang 1 dipa. Ayan, hindi ko rin alam kung anong tawag yan. Pero alam ko, pamprito. Tsaka pwede rin pang iyaw yan. At eto na, nakakita na tayo ng samaral. Ito talaga yung isa sa mga pinatarget ko kapag namamana ako sa dagat. Pinaka number 1 na target ko kapag namamana ako. Yan ang lagi nasa isip ko. Obvious ba? Makahuli ako ng ganyan dahil mahal po ang kilo niyan dito sa lugar namin. At eto pa, nakakita ulit ako na isang lapu-lapu. Kaya lang hindi naman siya kalakihan. Pero hinuli na rin natin dahil pambenta na din yan kahit pa paano. Pampabigat na rin sa timbangan yan. Tapos ito pa, nakakita na tayo dito ng tapas. Nasa mababaw lang tayo, nagpunta tayo sa may talbukan ulit. Dahil dun sila mahilig magdala. Yung mga ganyang klase ng isda, mahilig sa alunan. At hindi lang yan nag-iisa, meron pa yung kasamahan. Sa pool ka, tapas ka, sayang naman. Inilagan lang yung pana natin. Teka, re-reload lang tayo, uulitin natin yan. Hindi pa naman siya nakakalayo eh.
Kaya lang medyo malikot. Ayun, tinamaan din. Buti na lang nahuli natin dahil delikado dito sa talbukan kapag nahampas tayo ng malakas na alon eh talagang pag naumpog yung ulo natin sa bato ay baka mawalan tayo ng malay. At meron pang kasamahan yan, nag-reload na ako saglit. Nakakita ako ng kasamahan yan, eto oh. Ayan, naka-double kill tayo ngayon ng tapas. Masarap to pansigang, kahit pampito pwede. Eto pa, meron pang isa, lugso. Nasa mababaw pa rin tayo, hindi tayo masyado nagmamalalim dahil wala tayong makita halos na isda sa malalim. Oh no! At dito nagpalit na nga pala ako ng spear gun na gamit dahil madalang ang isda tapos puro tapos yung nakikita natin, kaya nagbabakasakali tayo na makakita tayo ng malaki. At eto na nga yung tapas na sinasabi ko. Pag malikot yung tapas, ito talagang pana ang ginagamit ko, itong natalsik, dahil pang long range yan yung ganyang pana. Kahit malikot yung mga iskang papanahin natin, pag naitutok natin na maganda, pag pinalipit natin yung trigger, eh talagang swak na swak sa pool. Galing ha? At ito, huhulihin ko sana yan, kaya lang bigla siyang sumot sa bato. At ito, meron tayong papanahin kuyog. Kaya lang, sa paligid lang yata natin natamaan. Tutukan na pero hindi natin talagang natamaan yan. Hindi ko na nakita yan, hinahanap ko pa kung saan saan yan. At ito, napapanain natin, sa maral na naman ulit. Nasa isahang dipa na tayo. Medyo malapad-lapad na yan, kaya lang baka kabunod yan sa tunod natin dahil hindi masyadong lungsot. Kaya magre-reload lang ako saglit tapos uulitan ko yan. Ayan. Buti hindi siya umalis sa pwesto niya kung saan siya bumaba. Bale, may dalawang samaral na tayong huli. Ito pa, meron pa tayong isang papanain. Isang puyog. Ayan, medyo malapad-lapad na rin yan. Na-stone shot natin kaya wala na siyang pakiramdam. Tapos meron pa tayong nakita dito, isang trusilyo. Ayan oh, buti mabait. Yung iba niyan kapag naiilawan, agot-pot na sa pagtakbo. Ito, mabait. Taplis nga lang yung tama natin, pero ayos lang dahil nahuli naman natin siya. Meron pa yung kasamaan. Ito pa, oh. Ayun, oh. Stone shot. Dalawang beses na yan! Inig ng inig. Matindi ang tama nito, kaya ganun yung galaw niya. Napuruhan natin. Medyo malaki-laki ng konti to kaysa dun sa una natin nahuli. At hindi lang yan. Meron pa tayong isang nakita. Kasamahan din yan, kaya lang nakalutang. Kahit alanganin, sinubukan ko pa rin siyang hulihin, kaya lang ito ang nangyari. Natamaan ko siya ng konti sa katawan niya, kaya lang hindi masyadong lumusot yung tunod ng pana natin, kaya nakatakbo. Pero may sugat yun, sigurado ako. At ito, meron pa tayo mapapanang isang danggit ulit. Stone shot ulit, kagaya nung kaninang pagpana natin sa isa. Medyo malapad-lapad na rin yan. At yan na nga pala yung huling mapapana nating isda sa episode na ito. At sana nag-enjoy kayo sa panonood. At ito, binidyohan ko yung mga nahuli ko ngayong episode na ito sa pagdayo namin. Ayan. May panos, may tapas, may samaral, may trusilyo, may lapu-lapo, may lugso, may kuyog. At di ko alam kung anong tawag dun sa mga nahuli ko nga kanina. Kayo nang bahalang magbigay ng pangalan. At itong pusit, meron din ako dyan pusit. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi ko kayong na-update kapag may mga bagong video tayong i-upload dito sa YouTube. At abang-abang na lang ulit sa susunod nating episode.